Magandang araw mga ka-farm life. Ngayong araw ay i-share ko sa inyo kung paano ang tamang pag-abono sa mga pananim naming pinya. So, magbibilang lang tayo ng 2 buwan pagkatapos itanim ang ating mga pinya at mag-a-apply na tayo ng unang abono. Then, after that, 2 months ulit, pangalawang abono. After 2 months ulit, pangatlo. At pagdating ng 8 months ng tanim nyong pinya, pwede nyo na yung pabungahin. So sa ngayon, tututok muna tayo kung paano ang pag-a-apply ng tamang pag-aabono rito sa ating mga tanim na pinya. So bago ang lahat, pag mag-aabono kayo ng pinya, kailangan meron kayong suot na pantalon para iwas sa tusok sa mga tinik ng pinya. Then gloves para hindi magsugat yung kamay nyo dahil mano-mano ang paglagay ng abono sa mga pinya. Then ito, sweatshirt or mahabang damit para hindi masugatan yung mga braso natin kapag nag-a-apply tayo ng abono sa pinya. Kasi iisa-isahin mo yan, hindi pwedeng saboy lang. Kasi baka tamaan yung talbos ng pinya, masusunog, paktay ang pinya nyo. So, tara, umpisa na natin ang pag-a-apply ng abono. Mga ka-farm life, ito yung itsura ng urea at 14-14 kapag pinaghalo nyo. So, ilipat na natin dito sa lalagyan natin. Then ready na tayo mag-abono ng pinya. Ganyan sila. Hakbot na pera po.
Nakakalahati na natin yung ano. Matatapos kaya natin hanggang doon? Oo. Ano may? Hirap maging ano, poging pobre. Mga ka-farm life, kapag nakita nyo ang pinya na ganito ang itsura, ayan, medyo naninilaw, ibig sabihin yan kinukulang na sila sa abono or humihingi na yung tanim natin ng pinya ng abono. So ang ginagamit naming abono rito ay pinaghalong urea at 14-14. Ayan. Pagkatapos nyong lagyan ng abono yan, mapapansin nyo ang pagkakaiba, magiging totally green na yan. Sa tagal naming nagpipinya, yun ang napapansin namin. So ang pinya, kapag napabayaan mo, nakulang sa abono, or nalampasan sa tamang haraw ng pag-aabono, kumbaga naliliit din yung paglaki nila. Kaya dapat alaga at naka-record. At the same time, dapat hindi madamo. So, bago namin in-apply yung abono dito, nag-spray muna kami ng pamatay damo. Para yung sustansya ng abono ay diretsyong mapupunta sa mga tanim nating pinya. Kung makikita nyo, ayan, may mga natuto yung mga damo, yun yung mga in-spray namin. So, ito ang isang halimbawa mga ka-farm life kung saan pinapatak ang abono sa bawat puno ng pinya. Ayan. Katabi mismo ng pinya. So, iisa-isahin mo siya. Ayan. So, kung may tanim mo kang 30,000 na pinya, so 30,000 ka ding yuyuko. Dahil isa-isa mong lalagyan yung mga pinya.
mabibigay ko lang sa inyong tip. Ano yung tamang oras, panahon sa pag-a-apply ng abono? Unang-una dapat hindi uulan. Kasi pag umulan, mawawash out yung mga nilagay nating abono. So hindi pa nagagamit ng tanim, mawawash out na siya. So baliwala yung abonong ilalagay ninyo. Then dapat malinis yung taniman natin. Hindi madamo. Kasi kaagaw ng pinya yung damo. Pag nilagay mo yung abono na madamo, baliwala yung i-apply nyo. Hindi mo makikita yung pagbabago sa tanim yung pinya. Wala siya pinipiling oras. Umaga man, o tanghali, o hapon, wala. Di tulad ng mga pang-spray natin, it's either na umaga or hapon sa ibang mga halaman. So sa pag-abono, kahit i-apply nyo siya ng umaga, tanghali, or hapon, walang problema yon. Okay na okay yon. Pagod? Hanggang dito muna mga ka-Farm Life. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalilimutang mag-like and subscribe para updated kayo sa aking mga bagong uploads na video. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-Farm Life. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Bye-bye!